honra. María, la del barrio soy, la que descuida, que duerme sola y va a cambiar su suerte. De su barrio querido se fue a poder comer. Y a mucha honra, María, la del barrio soy, la que chamaca locamente se enamoró y por curar dolencias se desquició. Umalis na si Soraya dahil nagtangka siyang tumakas. Sana sa malayo siya pumunta para hindi na natin siya makita. Ano nangyayari? Bakit umiikot ang eroplano pabalik sa airport? Huminahon kayo, senyora. Nagka-problema ba ang eroplano? Hindi, senyora, hindi po. Kung ganun, dumiretso tayo, huwag tayong bumalik. Hindi ako maaaring bumalik sa Mexico. Di ako pwedeng bumalik! Papa, naniniwala pa rin ba kayo na malinis ang konsensya ng babaeng yun? Hindi ko alam, miho. Ang pagtakas niya ang inaalala ko. Papa, bakit di nyo nalang bitiwan yung kaso? Anong sinasabi mo, iho? Humanap na lang siya ng ibang abogado. Hindi natin alam ang tunay na pagkatao ng babaeng yun. Huwag mo akong talikuran kapag kinakausap kita! Pitawan mo ko! Ah, matapang ka, ha? Alam mo ba ang ginagawa namin sa mga katulad mo? Sige! Alam mo! Buti na sa iyo! Hindi mo tayo! Ano ang kala mo? Hindi ako lalaban sa'yo! Nandito, hindi mo pwedeng itanong sa'kin yan. Ang papa ko ang magtatanggol kay Soraya sa paglilitis na yun. Paano ako magiging testigo laban sa kliyente ng papa ko? Pero Aldo, kapag tumistigo ka... Ginawa ko na ang lahat ng magagawa ko. Sinabihan ko kayong aalis ng Mexico si Soraya. Sinubukan ko nang kumbinsihin si Papa na huwag siyang ipagtanggol. Wala na akong magagawa nandito. Kung ganun, hindi pala kita maaasahan. Hindi nandito, hindi pwede. Imposible yan para sa akin. Pero Aldo, alam mo... Nandito. Hindi mo ba nakikita wala siyang tapang ng loob para harapin ang Papa niya? Nakatayo lang ako! Nilapitan niya ako para bugbugin! Osha, tama na! Dali na isang ito sa pagamutan! Sige na! Mag-iwahi! Walay kayo! Puro kayo mga pasaway lahat! Eh, mayabang yan eh! At ikaw, Gumersinda, alam namin kinakayang-kayanan mo mga tao rito. Kapag inulit mo pa ito, ipadadala kita sa Bartolina! Narinig mo? Alam kong lalo mo akong huhusgahan ngayon, tita. Hindi kita huhusgahan, Aldo. Alam kong may sarili kang pag-iisip at nahihirapan ka sa sitwasyon. Gusto kong magbago, tita. Alam ni nandito yun. Kumuha na ako ng hakbang noong gabing yun. Kahit mahirapan pa ako ng ganito, pangako. Pipilitin kong magbago. Hindi mo kailangan mangako sa akin. Pero gusto ko lang naman malaman mo na babaguhin ko ang sarili ko. Dahil naniniwala ako na magbabago ang pagtingin mo sa akin. Ah, sige. Yun lang ba? Tatapusin ko ang pag-aaral ko. Magbabago ako. Magpapaalam na ako sa'yo, tita. Sere, nandito. Paalam, Aldo. At maraming salamat sa lahat. Mahal mo pa rin siya, hindi ba? Dapat din.
bibigyan ako ni Atty. Armenteros ng espesyal na pagtrato. Marami akong pera. Kailangang ilagay nila ako sa ibang selda. Ayoko na. Hindi ko na matagalan ang mga kasama ko rito. Hindi ko alam kung ano nangyayari kay Aldo, pero pakiusap, huwag na sana ito makarating sa bahay. Ang alin? Alam mo, Nana, nakita kami ni Aldo rito at nag-usap. Siguradong mag-aalala sila at ayoko na makadagdag pa sa mga iniisip nalang problema. Makaasa ka, tita. Hello? Nandito. Pwede na tayong umuwi ngayon. Kakabigay lang ni Rodrigo ang release paper. Kanina pa nga kami naghihintay, Mama. Nakapag-impake na po ako. Oh, halika na, umuwi na tayo. Tayo na. Mama, may sasabihin po ako. Bakit? Ano yon, mahal ko? Bago po tayo umuwi, gusto ko sanang pumunta sa ospital kung nasa naroon si Alicia. Oh, sige, mahal ko, pumunta tayo. Tayo na. Ano nangyari sa'yo, Soraya? Wala ito. Inatake ako ng isa sa mga inmate. Ah, oo. Ganun talaga ang nangyayari sa mga bagong pasok dito sa loob. Armenteros, marami akong pera. Nasa iyo ang power of attorney ko. Gamitin mo yun. Pakiusap. Lagyan mo ang lahat ng pwede mong lagyan. Para ilipat nila ako sa bukod na selda. Ayokong makasama ang mga mahihirap na tao. Ayaw nila sa akin. Galit sila sa akin dahil mayaman ako. Oo na, Soraya. Ikaw ang abogado ko. Dapat mo akong ipagtanggol. Gawin mo yun, attorney. Gawin mo. Lahat na halos kami sinusubukang kumpinsihin si Alicia. Pero sa palagay ko, ikaw talaga ang mas makakakumbinsi sa kanya, mahal ko. Sigurado po ako ron, Mama. Makikinig siya sa akin. Alam niyo po bang parang kumakabog ang puso ko dahil makikita ko na ulit si Alicia? Oo, naniniwala ako. Masyado ka namang excited nandito. Magandang umaga. Nandito! Dito, masaya akong makita ka ulit. Ako din naman. Kumusta ka na? Mabuti naman. Pauwi na kami ngayon pero gusto ko munang makita ka. Para kasi sa akin, parang ang tagal na kitang hindi nakikita. Pareho pala tayo. Pwede na tayo magkita araw-araw na walang pangamba at hindi ka na magtatago. Ay, bakit hindi kayo pumunta sa terrace at doot mag-usap? Mas maganda ron at makakasagap kayo ng hangin. Hindi po, Senyora Victoria. Mabuti pang umalis na tayo para makapag-usap sila. Ay, mabuti pang ha. Tayo na. Siguradong mawawala na ngayon ang lungkot ni Alicia. Nakita ko nga po sobrang saya niya nang makita niya ang kapatid ko. Sa palagay ko, ang apo ko ang nagbibigay sa kanya ng saya at ng pag-asa. Opo, ibibigay niya yon. Nang dahil sa pagmamahal na yon, malilimutan niya ang lahat. Sa kabila ng sinapit niyang pagdurusa sa buhay, siguradong may liwanag din siyang muling masisilayan. Alam mo, nung akala ko mamamatay na si Yaya, ang akala ko mamamatay na rin ako. Grabe ang pag-aalala ko sa magiging kalagayan niya ngayon. Magiging maayos din siya. Nandito, nalulungkot ako para sa kanya. Pero nabuhay siya at ginagamot ng mga doktor. Makikita mo gagaling din siya. Sana nga. Ngayon, magiging masaya ka na at bawal ka ng malungkot. Ako? Oo. At dadalhin ka namin sa bahay namin. At sa oras na gumaling si Esperanza, parehas kayong titira dun sa amin. At ma-ooperahan na yung mga binti mo. Tapos hindi mo na makikita uli yung bruwang si Soraya dahil patutunayan ni Papa na tinrato ka niya ng hindi dapat nararanasan ng isang tao. Magiging masaya ka na, Alicia. Eh, hindi ako makapaniwala nandito. At higit sa lahat, at ang pinaka-importante, magpapakasal na tayo. Oo, nobya pa lang kita ngayon at ayoko namang sabihin ng mga tao na meron nga akong nobya pero hindi naman ito masaya sa akin. Nobya? Nobya mo ako? Oo, Alicia. Nobya kita. Ang authorization ni Alicia sa pagtira sa atin sa bahay ay pansamantala lang. Sabi ni Luis Fernando, habang dinidinig pa ang kaso ni Soraya. Ay, alam mo ba kung kailan magsisimula? Sa totoo lang, hindi. Pero sabi ni Luis Fernando, malapit na raw yun. Ang inaalala ko dahil sa dami ng pera niya, baka biglang bumaliktad ang kaso at
ideklarang inosente siya. Hindi po, Senyora Victoria. Huwag kayong mag-alala. Dahil nasa panig natin ang batas. Gustong makita ni nandito si Yaya Esperanza? Ako rin. Tayo na po. Dito na lamang kami ni Tita para hindi masyadong maraming tao sa loob. Medyo maayos na itsura niya ngayon, Senyora Maria. Oo, napansin ko mas maganda na ang kulay niya ngayon. Tingnan mo, Yaya Esperanza. Nandito si Nandito. Magaling na siya at binisita ka niya. Si Nandito yan. Sinong Nandito? Binisita ako? Ang daming bumibisita sa akin. Hindi niya ako nakikilala? Dahil wala pa siyang naaalala sa ngayon, iho. Tingnan mo, Nandito. Nilagay ko ang crucifix ko rito para mas madali siyang gumaling. Ang crucifix? Ang crucifix. Oh. Naalala mo na ba, Yaya Esperanza? Ikaw ang nagbigay sa akin yan. Naalala mo na? Ang crucifix. Naaalala ko. Nakita mo na, Alicia. May naalala na siya. Naalala mo ba yung mga ginagawa natin gamit yan? Palagi akong lumalapit sa Diyos. Nagdadasal. Pananampalataya. Naniniwala ko sa Kanya. Crucifix. Crucifix. Makinig ka, Yaya Esperanza. Makinig ka sa akin. Tama na. Tama na, Alicia. Huwag mo muna siyang pilitin, okay? Hindi pwedeng maaalala niyang lahat sa isang araw lang. Okay na muna siguro yan ngayon. Isipin mo kung anong sinabi ng doktor. Hindi na ako makapaghintay. Sige, hindi ko na siya ulit tatanungin. Masaya na po ako. Dahil kahit papano ay may mga naaalala na siya. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Gagaling din si Esperanza. Ano po sinabi sa inyo ng doktor, Papa? Under observation pa rin siya. Pero sa tingin ko, kapag nakalabas na si Esperanza sa ospital, alam na rin nila ang tunay na estado ng pag-iisip niya. Pero makalalabas po kaya agad si Aling Esperanza? Depende pa rin yun. Hintayin na lang natin ang pasya ng doktor. Kahit hindi pa nakaka-recover si Alicia, mahal ko. Sa palagay ko, mahabang proseso para makarecover siya ng husto sa kalagayan niya. Isa pa, hindi ang ospital ang tamang lugar para makarecover siya ng tuluyan. Kaya nga, isasama natin siya rito. Papa, kailan ang paglilitis? Hindi ko pa alam. Sana naman hindi na ito magtagal. Mas maganda siguro kung umasa tayo sa testamento ni Esperanza. Kinausap ko si Attorney Armenteros at sabi niya gusto nang madaliin ni Soraya ang araw ng paglilitis. Para hindi makapagsalita si Aling Esperanza. Ganun na nga. Pero dahil nakakulong na siya ngayon, sigurado akong pipilitin niyang matapos ng paglilitis para maabsuelto siya. Sana gumaling na si Aling Esperanza para makulong na si Soraya at hindi bababa sa 20 taon ng sintensya niya. Ang gusto ko lang namang mangyari ay lumabas ang totoo at mapatunayan kung sino ang kriminal. Ang mga bata ang naaabuso. Kinakailangan na itong wakasan. Ngayon at sa lahat ng mga bata sa mga susunod pang henerasyon. Ipaglalaban ko lamang kung ano ang tama. Yamuchao!